One, two, three, four. I wrote this song after your name, and I ain't feeling any shame, even if I find it easy to spell. It's been harder for me to tell that I want you. Hello, good day, Mr. Nagasaki. Yes, yes. Can't wait to work on this project with you. I have the ticket all ready for tomorrow. Yes, I land in Tokyo. Yes, for sure. Take me out to the best sushi place. I mean, you know all the spots. Thank you, thank you. Arigato, arigato. I'll see you, I'll see you. Okay. Thank you for signing with us. Thank you, thank you. Finally, may bago ng artist ang Heartbeat Records. Tsaka dito yung yaman ka. Excuse me, sir. Apong call po from Donna School. Thank you. Excuse me. Hello? Mr. Salvador, I called regarding your daughter, Donna. Tungkol ba santo, sir? You have to see this. This is her notebook. Her advisor saw it,
and it seems to me that she and her boyfriend broke up. Ang inaalala lang po namin nito, baka one of these days, may hindi magandang gawin yung bata. Oh, wait. My daughter. Yes, sir. Let's go. Donna, get in. What have you been thinking? Dad, mali po yung iniisip mo. Mali yung alin? Na kung ano-ano inaatupag mo habang pinag-aaral ka? Hindi naman po sa ganun. No, Donna. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Starting today, you're grounded. Donna! Donna! Don't you walk away from me, Donna! Kinakausap pa kita! Donna! Donna, hindi ka na ba marunong makinig? No, Dad! Ikaw ang di marunong makinig! Ano, so ako pang mag-a-adjust sa mga kalokohan mo? Donna, pinag-aaral ka, tapos boyfriend-boyfriend yung inaatupag mo? Alam ba yun ang nanay mo? Yes! Ikaw lang talaga ang walang alam, Dad! Mom knows! Everyone knows! Yan ang problema sa edad eh. Hindi mo ako kilala. We're just two strangers living under the same roof. So stop pretending that you care. Yan ba yung mga natutunan mo sa eskwelaan, ha? Eh yung mga sinusulat-sulat mo sa notebook mo? Ano, sisira mo buhay mo para sa isang lalaki? Donna, napakabata mo pa. Tsaka yan ba yung mga napupulot mo sa mga gantong libro? Bad influence sa'yo eh. Eh ito, ano? Ano na naman to? Ticket. Meet and greet bukas. Binili ni Mommy. Hindi ka pupunta. What? Hindi ka pupunta sa Lecheng meet and greet na to. Dad, no! Favorite ko yan eh. Ano ka lang, trip lang? Ah, ganun. Trip lang. Trip lang. Trip lang pala yan. I hate you! Birthday gift yan sa akin ni Mommy! See? See, Dad? You don't even know that it's my birthday. Thank you.
Hello, anak. By the time you are watching this, siguro na sa Japan na ako for my business trip. But I just want to tell you na I'm sorry. I'm sorry if you think na hindi kita naiintindihan. Truth is, I'm just as clueless as you are. At kung feeling mo na hindi ko pinagdaanan yung mga pinagdadaanan mo, well, let me tell you a story. Let me tell you my story. I was a shy, quiet kid. Wala akong kalaro. Mas trip ko mag-isa habang pinapanood ang mga ibang bata sa paligid ko. Doon kong unang nakilala si May. Sobrang cute niya nung bata ko. Lahat kami may crush sa kanya. Balik mo yun sa kanya. Ba't tapa mo pito dito ah? Oo, bakit? Huwag ka na magugulo dito ah. Kaya mo na ba buto mo? Doon kami naging magkaibigan ni Mayo. Simula noon, hindi na kami mapaghiwalay. And that's when we became best friends. Paano sa paano para ang papansin mo ko?
Bro, you got this, bro. Ito yung pagkakataw pinahihintay mo. Kayang-kaya mo to, ha? Kayang-kaya mo to! Thanks, boss! Babe! Tito! Will you marry me? What? Huh? I'm breaking up with you. I'm breaking up with you. Sino? Ako yung anong tanong, diba? Huwag ba ako pinapakialaman? Eh, bad trip kayo. Tatalon sana ako dyan eh. Ano, kapag nakuha bangkay ko, kasama kita? Wala akong pakialam! Maghanap ka ng ibang mong tulay! Ako yung naura dito! Ano ba? Eh, hassle ka eh! Ano ba problema mo? Malaki! Ikaw, ano ba problema mo? Wala akong pakialam sa problema ko. Sa itsura mong yan, oo nga, malaking problema mo. Aghanap ba ako ng tulay? Maghanap ka ng tulay mo, boy! Bakit tuloy mo ba to? May pangalan ba na nakalagay? Wala! Eh wala pala eh! So mag-stay ako dito hanggang kailan ko gusto! Okay, sige! Walang pakialamanan ng trip! Okay! Teka! Ano naman? Pinag-uusapan lang natin kung sino mag-stay, kung kanino tong tulay na to. Hindi ibig sabihin na hindi ako pipigil kapag magpapakamatay. Eh ikaw nga unang tatalon kanina eh! Dapat! Eh ayoko na! Andyan ka eh! Eh kapag tumulong ka, baka sabihin ako tumulak sa'yo! Di ba? Anong gagawin natin ngayon dito? Ba't kaya di patas yung mundo, no? Kung sino pa yung nagbibigay ng konsiderasyon, siya pa yung may iwan. Paano mo naman nasabi? Lahat naman, inintindi ko eh. Papaugali, mga pagkukulang, mga pangakong din natupad. Tapos tulukuhin ka lang sa bandang kulay. Ako pa rin yung kulay alat. At ko nga ba sinasabi sa'yo? Hindi ka naman babae eh. Wala ka nga sigurong girlfriend eh. So malamang, hindi mo naharamdaman yung naranasan ko ngayon. Sino naman nagsabi sa'yo? Basta ka rin. Bakit ba tatalon ka kanina? Uy, ba't tayo magsalita? So ano? Trip mo lang. Trip mo lang mang-usisa sa mga gagawin ng iba. Hindi naman kita inuusisa. Eh, kusa ka naman nagsasalita eh. Eh, ba't ka nagtatanong? So, there's this girl na
childhood friend ko. Matagal na kami magkakilala. Hanggat sa naging high school, college sweethearts kami. Ngayon, nag-propose ako sa kanya kanina. Matagal ko nang pinaghandaan yun. Sobrang tagal. Tapos dumating siya. Pero para makipag-break sa akin. Ha? Bakit daw? Ako? Di ko alam. Di pa ata handa. Di lang handa, makikipaghiwalay na. Alam mo, wala naman talaga sa plano ko tumalon kanina eh. Bigla lang pumasok sa isip ko. Pero hindi ko pa rin pala talaga kaya. Buti na lang dumating ka. Thank you. Kundi, hindi ko malalaman na hindi lang pala ako yung may ganitong pinagdadaanan. Muna lang tayo. Bukas, bahala na si Batman. Dok, may binigay ata. Welcome. Do, mag-lunch break na. Kaya muna tayo, bagong restaurant sa labas. 2 PM na, tapos na lunch break. Brad, pwede pa rin. Ako ang gutom pa eh. Hindi, okay. Late na ako. Super late. Okay. Dito, ako na mapapasa niyan kaya. Hindi, okay lang. Talaga pinapagawate. Salamat ah. Okay.
Ano ba pagkulang ko? Hindi na ba ako sapat para sa kanya? Ano na ako? Para na ako mabubuhay? Ano lang ang buhay na wala siya? Nandito ka na naman. Ikaw? Wala, tambay lang. Bakit? Okay, may offer ako sa'yo. Busy ka ba? Di naman. Wala ka naman na importante na kailangan gawin anytime soon, di ba? Yes, no? Wala naman. Teka lang. Huwag mong sabihin pagsasalusin natin yung girlfriend mo. Hindi. Gusto ko lang itanong sa'yo kung gusto mo mag-travel. Ha? Ganito. Sagot ko lahat. Babayaran ko per araw mo basta sumama ka lang sa amin. Di ako pukpuk gago. Tangi! Wala akong gagawin sa'yo, okay? Magbabakusin lang tayo. Seryoso ka na niyan. Di ba to joke? Kakakilala lang natin, no? Alis agad-agad? Oo, oh, alis tayo kung gusto mo. Wala nga akong damit. Sagot ko nga. Okay, ganito. Feeling ko kasi na makakabuti to sa ating dalawa. Malay mo, pagbalik natin, iba na yung pananaw natin sa buhay. Sagot ko lahat, promise. All expense paid, damit, pagkain, housing, lahat. Okay?
Sigurado ka? Mm-mm. Sagot mo lahat? Lahat. Food, housing, damit. Tara. Tara! Graduhin mo masaya yan. Super! Grabe! Like, oh my God. Alam mo, exciting tong ganito eh. In fairness, kailangan ko to. Akala ko joke time ka eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako mahilig mag-joke, diba? Paano nga pala yung gamit ko? Ano yung susuot ko? Sana man lang, diba? Pinagbihis mo ko ng mas maayos. Ako nga bahala sa'yo. Tsaka may bahay kami dun sa pupuntahan natin. Pwede maganda, mas okay. Alam mo, kinakabahan nga ako sa'yo eh. Akala ko tatalon ka na naman kung saan. Gusto mo ba? Ako, game ako. Bali! Ayoko na, nagbago na ang isip ko eh. Teka lang. Alam mo, nung isang araw pa tayong nag-uusap eh. Tapos isasama mo pa ako. Alam mo pangalan mo? Yan. Alam mo, maganda na sabi mo yan. Para may rules tayo. Para no sharing of personal info. Walang number, walang address, walang totoong pangalan. Para no strings attached, diba? Sa bagay, okay nga yan. Kasi baka ma-inlove ka sa akin eh. Oh, wow! Ang hirap na. De, kahit nickname na lang. Okay. Okay ba yan? Oo. Oh, sige. Sige. Elvis. Wow, seryoso ka ba dyan? Elvis, para king of rock and roll. Oh, sige ah, Elvis. Ako naman si Madonna. Oh. Like a virgin. Oh. Okay, sige. Saya pala na ito, no? Namiss ko tuloy yung boyfriend ko. Yung ex-boyfriend ko. Hindi man lang namin nag-hoy ganito. Get away. Alam mo, ang dami-daming pinlano nun. Ni isa wala man lang natuloy. Baka naman busy lang. Busy? Wow, busy nga. Oo, sobrang busy nun sa pambabae. Kaya busy mo mukha mo. Oo, ba't mo na ako inaaway mo? Chill. Relax. Okay, gising na. Magdip na tayo. Saan tayo? Auntie Paul, oh. Lumang bahay naman ng pamilya ko. Oh. Ayos, oh. Laki, ah. Ouch. Daman ka pala, eh. Hindi ka na nga. Wow! Ano ba yan ito? Mahilig ako sa art. Tsaka, ako lang naman dumadalaw dito, so... Lalang, pinictor pang kalaw. Alam mo, Elvis, maganda tong bahay niyo pag natapos. Hindi na ito matatapos. Ha? Huh? Ito yung bahay namin ng pamilya ko dati. Eh, naghiwalay yung magulang ko, tsaka nagsariling pamilya sila. Umalis na rin ako. Sorry ah. Hindi, okay lang. Tsaka, okay nga yung nangyari. At least may freedom ako, diba? Tsaka doon naman ako nakatira kay Mylene eh. Ano, doon tayo sa taas? Mas maayos na yun. Welcome to my room. Galing, no? Ito lang talaga inaayos mo. Oo, oh, OC ako eh.
Eh, ikaw naman. Kumusta man family mo? Okay naman. Buo naman kami. Mas okay pa ngayon sa'yo eh. Bakit naman? Lagi mo ba naman nakikita nag-aaway yung parents mo eh? Bakit ganun ba sa inyo? Hindi ko alam. Lagi naman ako wala sa bahay. Pero nung bata kami, lagi silang nag-aaway, lagi silang nagsisigawan. Iisip ko nga bakit pinagpakasalo mga yun eh. Eh di ba sabi nga nila, ganun talaga yung mga nagmamahalan? Ganun. Eh di good. Pero sana lang no, wag silang maingay magmahalan. Kasi yung dami na yung istorbo eh. Sorry man. Alis tayo. Basta may pupuntahan tayo. Saan naman tayo pupunta? Kararating lang natin. Ganun talaga. Sorry man na. Alis tayo. Tara. Saan ba tayo pupunta? Peria. Wow, okay yun ah. Alam mo, may malapit na Peria sa amin eh. Kaso nga lang, hindi ko napupuntahan. Pero feeling ko gano'n naman talaga yung nature ng mga tao. Na kahit kaano pa ka-remarkable yung isang bagay o lugar, kapag alam mo madaling makuha o mapuntahan, pagpapabukas mo na lang. Wow. Lalim mo ah. So like ka naglalaro doon? Hindi. Mahilig ako sa video games. Oh? Anong nalaro mo? Dude, kailangan ko lang mag-upgrade. Papatay ko lang yung boss. Babe, hindi ko pa nasa-save yung game! Oo ka kasi ganyan, kaya tinan mo ang labo ng mata mo. Ako. Ay, matagal na malabo ang mata ko, babe. O, sa'yo? Sa ngayon, wala. Tinigil ko muna. Basta ako, Tekken. Hustler ako dun. Salamat!
Magkano po dito? Ah! Ano na naman? Ano yung gusto mo? Ano sa'yo? Eh, tinatanong ko lang kung magkano to eh. Yan? Naku, naku. Malaki yan. Ipalik mo yan sa'kin. Eto sa'yo. Mas alam mo pa? Alam mo pa? Eto yung nga size ko eh. Eh, ako yung mas nakakita kaya alam ko. Ibalik mo na yun. O, magpalit tayo. Marunong ka pa. Eh, alam ko yung size ko. Oo, mas marunong talaga ako dahil matagal na ako nagtitinda dito. Oo, akin na yan. O, ayan o. O, yung asawa mo. Kahit itanong pa sa asawa mo, mas alam na yung size mo. Ibigan ko lang po, hindi po ako, hindi kami mag-jowa. Together. Ah, ganun. O, mabuti naman. O, akin yung bayad. Tana. Thank you. Oh, sige na, alis na kayo. Saya! Paano hindi ka matutuwa niya sa nardunan na nga tayo? Oo. Elvis! Thank you. Tara na nga. Grabe, no? Perya palang pinuntahan natin pero sobrang saya na. Tulog ka na nga dyan. Para marami tayong mapuntahan bukas. Eh, ikaw? Ito. Naglalatag na ako dito. Dito na ako matutulog. Okay. Sabi mo. Parang
Parang liwanag. Sumama na lang natin. Ayaw, ayaw! Hindi ko sanay sa madilim. Tsaka namamahay ako eh. Ha? Tanda-tanda mo na? Namamahay ka pa? Sige na ba yun? No, no. Ayaw mo na yun dyan. Okay. Sige. Tatakpan ko na lang yun. Hoy! Baka iniisip mo, sumasama lang ako basta-basta. Salamat ka nga, naawa ako sa'yo eh. Good night. Good night. Kumain na tayo dahil gutom na ako at para makalakad na tayo, marami mong puntahan, okay? Okay. Okay? Bilisan mo. Dito na. Dito na. Bilisan mo, tara na. Gutom na ako. Ayun, kumain ka na. Ano to? Bumili akong ulam sa karinderya eh may ihaw-ihawan sila. Hindi kasi ako nagluto na yun. Oh, mura lang yan. Wow, barbecue. Magkano to? Wala mo. 15. 20. 5 piso. Uwe! 5 piso lang to. Ang mura. Ayun, papa. Wala naman. Dito, kahit hindi kang magluto, mabubuhay ka araw-araw dahil sa magpagkain nila. Ganun? Ano to? Ay, isaw? Tinatago mo, no? Gusto man yan? Yan. Hindi ka nandidiri? Sira ulo pala. Binili-bili mo, mandidiri ka. Ano ba? Babe, musta? Gas. Naman, pagod na ako. Babe, kaya mo na. Ano yan? Kadiri! Eh. Isaw, paborito natin. Alam mo, mamaya kung sumakit pa yung chan mo dyan, kung saan-saan ka kasi pumupunta, kaya kung ano na lang nakakain mo, magtrabaho ka kasi, para naman matulungan mo ako. Sige na, kumain ka na, uminit ng ulo. Hindi na, wala na akong gana. Sko, tutulog na ako. Uy! Ha? Huh? Sarap ito! Pagay ah! Yeah, ah! Favorite ko nga yun eh. Kaya ako nga inuulam yun. Sarap pala tumira dito, no? Sige na, bilisan mo kumain kasi malapit yung pupuntahan natin. Saan naman tayo pupunta? Basta may pupuntahan tayo. Surprise siya. Okay? Tsaka suotin mo yung damit na binili ko para sa'yo. Alright?
Yes, boss. Sarap na ito. Buti na lang, marami kang binila. Alam mo pa, ha? Adik ako dyan. Ganyan dito? Kung Elvis na alam na alam mo yung mga paborito ko, ah. Huwag mo naman sabihin na ngayon ka lang nakakita ng windmill. Sira, nakakita na ako niya nung bata ako. Hindi ko lang matandaan kung saan. Tara, doon tayo sa taas. Ganda, no? Diyan tayo galing kanina eh. Alam mo, gusto ko talaga yung mga ganyan eh. Nung bata ko, napakadaming ganyan sa kwarto ko. Hindi na lang mahanap kung saan eh. Siguro, pinagtatapon na ni Mama. Sobrang tagal na kasi. Pero nung bata ko, pag nawala yan ako, sobrang magagalit talaga ako. Paper windmill. Paper windmill ang tawag doon. Alam mo yung quote na the windmill never strays in search of the wind. Alam mo, dahil sa kasabihan na yun, naging matatag ako sa relationship ko before. Turned out na hindi na pala iip yung hangin sa akin natatayuan ko. Huli ko na na-realize kung kailan suffocate na ako. Tara na nga. Wow naman yung mga windmill. Nasisisi dahil sa kagagawa ng boyfriend mo. Alam mo, ikaw pambasa ka talaga ng mood eh. Ito muna tayo. Tignan muna natin, oh. Gas station na dinaanan natin. Eh, ngayon ko lang naramdaman eh. Eh, ang gusto mong gawin ko? Eh... Hindi ka pa rin mag-antay? Hindi ko na kaya sabog na yung pantog ko. Baka naman, pwede naman. O, halap tayo. Ano dito? Sige lang. Dito? Sige pa. Ah, okay. Wait lang. O, dyan. Yan na, oh, tira. Wait lang. Diyan na. Ayan na, baba ka na. Ihin ako. Uy! Ano? Bumaba ka rin! Ay, inang ako baba, eh. Dali na, baba na.
Ito na! Oh, tumalikod ka! Ito na, nakatalikod pumikit na ako! Pumikit ka rin! Ay, okay ka lang dyan? Walang tissue, walang tubig? Wala naman akong choice eh. Nakatalikod ka ba? Nakatalikod ako! Ay, ito! Hindi na ako nakatingin, okay? Ayan, nakapikit pa ako, ayan! Ito na, patapos na. Okay na? Patapos na, malapit na. Tumalikod ka muna. Bilisan mo. Okay na. Okay na. Bakit? Shit! Uy! Stop! Wait lang! Chill ka na! Ano nangyari? Nag-discarga yung baterya eh. Ikaw kasi. Bakit ako? Naiihilang naman ako. Dapat sinabi mo kasi may dalawang gas station na nandun. Eh ngayon ko lang naman naramdaman eh. Ang gagawin natin ngayon? Kumain na lang tayo. Maghanap na lang tayo ng karinderya o kung ano makakainan natin dyan malapit. Sige, paparit lang ako. Hindi ako komportable sa suot ko eh. Kung ano na kasi pinapasuot mo sa akin eh. At maganda kasi pinapasuot mo sa akin. Huwag mo ba ako ulit? Magbibigis ako. So bakit Elvis? Elvis. Well, mahilig din naman ako sa music. Tsaka dati, may banda ako. Nagtatrabaho dito? Di mo pa ako matulungan? Di ka pa makisama? Baka mamaya kung saan ka na naman pumunta, ha? Dad, dito lang ako. Wait, do! Alam! Pero nag-disband din kami. Kasi gusto ng girlfriend ko mag-focus daw muna ako sa magiging future namin. Oo. Nangyari. Adok lang. Sat ng pagkain dito, no? Ate, tubig nga po. Thank you, te. Eh, ikaw naman. Bakit naman Madonna? Idol mo? Okay lang. Pwede. Okay lang. Pwede. Kalo ko naman paborito. Oo, mahilig naman ako sa music, no? Tsaka sinasabayan ko lang yung Elvis mo. Wala ka naman sinabi na dapat paborito lang. Sige na, kumain ka na. Iingay mo. Basta bukas, maghanap ako ng mekaniko. Baka may malapit na talyer dito. Sa tingin ko lang, baterya lang talaga yung problema. Yung tao parang sasakyan din lang pala, no? Nasisiraan ka, matanda, papagod. Yung kahit anong pilit mo, ayaw nang manda.
Alam mo, sabi ng tatay ko, buhay parang biyahe lang. Sisiraan ka. Maraming lubak-lubak. Naliligaw ka. Pero dapat tuloy lang para makapunta ka sa dapat mong puntahan. Kaya nga mga Pilipino, pag may problema, tawag doon may pinagdadaanan. Sa dadaan ka lang eh. Hindi ka mag-stay doon. Galing ka, no? Sinabi yan ng tatay mo? Oo. Tanino naman ng tatay mo. Sino tatay mo, si Einstein? Sige na, sige na, sige. Kumain na. Bakit mo ako niloko? Donna, nananaginip ka. Nagtuhan ako sa'yo. Salamat, salamat. Ano lang, maluwag lang yung baterya mo. Mukhang ano ah, malayo biniyahin nyo. Ano ba dinayo nyo dito? Anniversary kasi namin ng misis ko. And kung saan ako yung beach. Yun lang. Eh, ayun pala sakto ano, yung tuwin ko may arena resort. Samahin ko na kayo, sino? Tara, sige, tara. Game. Okay, sige. Tara, tara. Dala. Nandito ko na. Ha? Okay. Salamat, salamat. Salamat, sir. Hello. Ano lang, dediretso lang tayo sa lagpas lang ng mga paano doon, ng mga... Chong! Hey! Long time no see, ha? Oo, Coco. Eh, kanina lang, naandito ka. Long time no see ka dyan. Miss kita, eh. Miss ka, oh. May kasama ka pala. Oo, oh, sumideline ako, yung nice skin coach. Yung pinapagawa ko sa'yo. Oo, oh, bingo. Ano po, Elvis. Oh. Si Chong, ay, Chong. Welcome sa aming, oh. Ano, resort. Ay, kumusta? Hello po. Kamusta? Welcome sa aming resort. Salamat po. Hi! Ito? Ikaw na muna bahala sa kanila, ha? Alam mo kung anong mga problema. Meron pa akong gagawin sa loob. Sige, Chong. Sige, Chong. Paalam muna siya sa inyo, ha? Salamat, Chong. Ako na bahala sa anong sa loob. Sige, sige. Salamat, ha? Oo, oh, naman. VIP, ha? Mukhang mabait yung tatay mo, eh, no? Si Chong. Hindi po. Kasama ko po yung... Oh! Kasawa. Nice. Okay. Sige, tuloy mo yung spot. Salamat. Salamat.
Marunong ka? Sali tayo? Volleyball? Oo. Eh, pambabae yun eh. Ano lang? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo yung pambabae lang yung volleyball, ha? Hindi naman sa minamalit ko kayong mga babae. Eh, pero yung volleyball kasi walang thrill eh. Kaya sa inyo nilang yan. Tapos yung basketball, sabi mga lalaki. Okay? Maraming alam. Sali ako! Ay, stop! Ay mo? Elvis, kamusta na ang buhay mo asawa? Okay naman po. Yung pinuwesyon mo nga itong pamangkin ko, puro pambababae ang ginagawa. Grabe nga naman, Chong. Bata pa ako, mas mabuti na pumili muna ako bago ako mag-asawa. Diba, Elvis? Ah, Elvis, laro tayo. Tara. Sige. Yun, tara. Sali ulit! Ah, saan ba magka-teammates kayo? Saan ba magka-teammates kayo? Ay, ay, hala. Galit. Pambabae pala, ha? Ano? Tayo mo kaya ako. Bigat? Ah! Okay ka? Okay ka lang? Alright. Hold my hand till it take all the pain away. Hold my hand till it no longer hurts the same. Hold my hand till you're feeling fine. Hold my hand until Elvis, Salamat ah. Salamat saan? Dito! Akala ko, sa tulay na yun, mauubos na lahat ng kalungkutan ko. Pero simula nung bumiyahe tayo, nawala lahat-lahat ng bigat sa dibdib ko. Basta, salamat. Saka, sorry na rin. Sorry? Bakit naman? Salamat kasi nakilala kita. Sorry kasi alam ko, patulad mo lang din ako, may problema ka rin. Alam mo, natulad ko sa biyahe na to? Everything happens for a reason. Alam mo, problema sa'yo, yun ang problema mo yung problema ng ibang tao. Kaya ang dami ng problema eh. Tara na. Elvis? Elvis? Ayos to ah. Wow! Stay
talaga. Saan mo nakuha yan? Ah! Kinaligot ko kasi yung bag mo eh. Wala na akong masuot. Pasensya na. Okay lang. Ikaw nag-ayos lahat ng to? Special ah. Wala lang. Gusto ko lang maging special yung last day ng trip natin. Last day na ni Elvis and Madonna. Tsaka, alam ko, hindi na tayo magkikita. Nakakalungkot, no? Ayoko na nga umuwi eh. Ikaw magagalit, ha? Alam mo, nung una, akala ko may saltik ka eh. Pero habang tumatagal, iniisip ko, bakit ka kaya iniwan ang girlfriend mo? Hindi ka naman mahinap mahalin eh. Tsaka nag-enjoy ako sa trip natin. Sobrang saya. Madonna, may gusto ako sa inyo. Ganda ng langit, no? Alam mo, pag may namimiss ako, naisip ko na lang, isang buwan na naman yung tinitignan namin eh. Yan ka lang naman eh. Masasayang lang yung trip natin kapag iniisip mo yung mga ako ngayon eh. Move on na tayo, di ba? Lumilipad na naman yung utak mo eh. Hindi. Wala lang. Na-realize ko lang na happy ako na na-appreciate mo yung ginawa na ako. Tsaka tama ka eh. Everything happens for a reason. Drama mo! Huwag nga kita! May naisip ako. Kunin ko yung laptop sa taas, tapos video tayo, remembrance. Wait lang. Sige. Siguro by now, habang pinapanood mo to, mapawala na ako. Nagbukas ako ng mundo. Kasama ka lang. Tayo dalawa lang. Pero kung wala ka, eh, para saan yung mundo ngayon? Pero, bago akong wala, pupuntahan ko lahat ng mga napunta natin dati. Malala mo yung weekend. Pinakamasaya yung weekend natin. You
Perya. Sa beach tayo. Kamukha ko muna lahat yan bago muna ako umalis. Hindi ako mawala. Muna na si Kai. Isip ko mato na. Nagtiwala ako sa'yo, Elvis. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo. Tiwala na. Stable na po. Pahinga na lang po siya. Huh?
Thank you. Doc? Kumusta? Nandito yung mga pinsan mo? Ano bang nangyari? May kilala mo ba kami? Ano ba kasing nangyari sa kanya? Don't worry po, gagaling po kayo. You're welcome po, Sir Dido. Po. Ano rin yung name? Ah, Nurse Lisa po. Kaya sir, magpagaling na po kayo. Kasi sir, pag nahalakad na po kayo, mapupuntahan mo na po ulit yung mga gusto mo pong puntahan. Tsaka malay mo sir, makita ulit kayo ni Madonna. Basta sir, kung kailangan niyo po ako, nandito lang po ako lagi. Papashell tayo ngayon. Hindi ko na ulit nakita si Madonna. We had something special, pero it was too late for me to realize. I tried to see her. Nakailang balik ako kung saan kami una nagkita, pero hindi na siya bumalik. For the last time, bumalik ako sa tulay. Pero hindi para hanapin si Madonna, kundi para magpaalam. Kuya, magandang hapon po. Yung gitara kasi na ginagamit niyo po, sa kaibigan ko po kasi yan eh. Ikaw ba si Elvis? Magkakilala rin tayo. Kaibigan ko yung kaibigan mo.
Tama nga si Madonna. Babalik ka rito. Alam niyo ba kung saan ko siya makikita? Hindi rin eh. Nagkakilala rin kami dito. Nalala ko pa, iniwan ako ng asawa ko nun. Tapos nasisante pa ako sa trabaho. Walang-wala ko, wala akong mapuntahan. Wala akong matakbuhan. As in rock bottom. Tapos, isang araw, napadaan ako dito. Nakita ko siya dyan, dyan mismo. Nagigitara. Saksin! Ayok ka! Tumigil siya sa pagtugtog, lumapit sa akin. Madaldal yung batang yun. Naikwento ko sa kanya lahat ng problema ko eh. Iyak ako ng iyak nun. Actually, naikwento ko rin niya sa akin. Sabi niya may kaibigan nga siyang Elvis. Naikwento rin niya yung mga lugar na napuntahan niyo. At naikwento rin niya yung nag-away kayo. Nakailang balik din yun dito? Sabi niya kasi hindi raw kayo maayos naghiwalay. Bumalik siya dun sa lugar na huli niyong pinuntahan. Pero wala ka rin naman doon. Asa-asa pa naman siya na makikita ka niya dito. Alam mo, marami ako natutunan sa batang yun. Na everything happens for a reason. Ang buhay, parang biyahe lang yan. Maraming lubak, maraming detour. Isa, maliligaw ka. Pero ang importante, huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang ang biyahe hanggang umabot ka sa destination mo. Salamat ko sa kaibigan natin. Naayos ko buhay ko. Ayun, pinilit ko ayusin yung buhay ko. I followed my dreams. Yun yung mga natutunan ko simula nung makilala ko siya. Kahit na sandali lang kami nagkasama. At kinukwento ko to para ipaalam sa'yo na masyado ako pang bata para mag-focus sa isang bagay
o sa isang tao, mas marami ka pang makikilala at mas marami ka pang matututunan. Kaya just love life. Ibig sabihin, mahalin mo yung buhay mo. At kapag dumating ka na sa tamang age, gusto kong makahanap ka ng tamang lalaki na magmamahal sa'yo ng totoo. Yun ang pinakamahalaga sa akin. Kasi kung gusto mong malaman kung sino ang pinakaminahal ko sa lahat ng kunento ko sa'yo, yun ay yung pang-apat na babae na dumating sa buhay ko. Anong ipapangalan natin sa kanya? Madonna. Neither, Madonna. Hello, Cecil. Yeah, I know it's late. I'm sorry. But, could you cancel my flight tomorrow, going to Japan? I have something very important tomorrow. Yeah, yeah. Also, could you get me 2 tickets to this certain convention? Yeah. I'll send you the details. All right. Thank you. Good night. Dad? Happy birthday, princess. Thank you. Here, make a wish. Oh, nga pala. Your mom, she wants to talk to you. Wait. Oy, hi, Mom! Hi, Anna! Happy birthday! Thank you, Mom. I miss you! I miss you more! Pasensya ka na, hindi ako makauwi, ah! Hello, Carla. Happy birthday! Promise to Christmas, tama-tama tayo. Papasyal ka ng mitito friend mo. Happy birthday, Anna! Enjoy your day! Sige, Mom. Salamat po! Magbihis ka na. May pupuntahan pa tayo. Po? Basta, magbihis ka na. Anyway.
girl. Ito pala yung gusto mong puntahan eh. I'm so sorry, Adam. Okay lang yun, Dad. Enjoy na lang natin to. Good morning, and welcome to LOVE. LOVE Life Conversation are helping those with anxiety and depression. Are you ready to meet our special guest? Excuse me, miss. Yes? Sorry. Akala ko kailangan ako. Dad, ano ba? Saan ka nagpupunta? Book signing na. Ano? Kasi... Sorry. Tara. Madonna. Hi, Elvis. Kung sa'kin ka lang.